Isa ka ba sa less than 1% ng population of the Philippines na nag-invest sa stock market? Kung hindi pa, ang video na to ay para sa iyo. What's up guys? Ang astig ng intro ko, 'di ba? By the way, maraming salamat nga pala sa mga sumuporta sa aming first vlog at sa aming music cover na Bakas. So, today's video, isi-share ko sa inyo yung mga natutunan ko during the circuit breaker or lockdown dito sa Singapore. Actually, nagkaroon ako ng exposure sa stock market nung nasa Pilipinas pa ako. At nung time na yun, naiksipa yung buhok ko. Hanggang sa umaba na siya. Tapos nagkaroon ako ng chance na mas aralin siyang mabuti nung nagkaroon niya ng lockdown or circuit breaker dito sa Singapore. Ginamit ko 'yon as opportunity para makapag-aral at alamin kung ano nga ba ang potential ng stock market sa bawat Pilipino. Kaya gusto ko din i-share sa inyo yung mga natutunan ko dahil baka isa kayo sa mga taong interested na mag-invest pero hindi alam kung paano. Ano nga yung stock at ang stock market? Bigyan ko muna kayo ng same analogy kung ano ba ang stock at stock market. Imagine niyo yung isang malaking palengke. Diba sa loob ng palengke maraming iba't ibang pwesto? Pwesto ng gulay, pwesto ng fresh meat, pwesto ng prutas, at pwesto ng mga spices. Isang malaking palengke niyan, yan yung tinatawag natin stock market. At yung mga pwesto sa loob niyan ay ang tinatawag nating mga companies. At yung mga paninda nila, yan ang tinatawag nating stocks. So according to Investopedia, ang stock is a security that represent the ownership of a fraction of a corporation. Units of stock are called shares. So, ibig sabihin pala, kapag bumili ka ng stock ng isang company, ay tatawagin ka ng shareholder. Ano naman yung stock market? Ang stock market is the place where we usually buy the stocks of that particular company. Diyan nakalista lahat ng mga company na pwede natin pag-investan. At eto naman yung mga bagay na nag-motivate sa akin para gumawa ng mga ganitong klaseng video. Kilalaan mga Pilipino sa pagiging matyaga, masipag, sa kahit anong bagay. Pero kilala rin tayo sa pagiging gastador. Mahilig tayong bumili ng mga gamit na hindi naman natin masyadong kailangan, gaya ng bagong watch, bagong bag, bagong damit, at bagong cellphone. Bakit kaya hindi na lang isipin natin kung saan natin pwedeng ilagay yung pera natin na pagdating ng araw, yung pera na natin magtatrabaho para sa atin. Gaya ng stock market. Investing sa stock market. Bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Bigyan kayo ng good news at bad news. Ngayon na natin yung good news, syempre. Ang good news, alam nyo ba, ng stock market sa Pilipinas ang pinakauna sa Asia na na-establish? Totoo, ang unang tawag pa dito ay Manila Stock Exchange. It was 1927 nung unang na-establish to. Tapos, noong 1963 ay nagkaroon ng Makati Stock Exchange. Diba, nag-expand tayo? And it was 1992 nung nag-merge yung Makati Stock Exchange at Manila Stock Exchange at tinawag nila itong Philippine Stock Exchange na hanggang ngayon ay ginagamit natin. But the bad news is, despite the fact that we are the first in Asia, less than 1% or 1% lang ng total number of population ng Pilipinas ang nag-i-invest sa stock market. Comparing it to our neighboring country like Singapore,
which is 33% roughly, Malaysia 18%, at ang Hong Kong 17%. This was last year statistics. Maybe today mas marami na rin sila, pero tayo still remain in 1%. And if you're going to look at the numbers, we have 110 million population. 1% ito is nasa 1 million lang. Samantalang ang Malaysia, meron silang 32 plus million. So roughly, nasa 5 million yung investors nila. And Hong Kong. Ang Hong Kong, 7 million lang or 7 million plus lang. 17% ito ay nasa 1.2 plus million. Kamusta naman tayo, guys? So kaya ako gumagawa ng ganitong video to encourage you na mag-invest sa sarili nating bayan para sa ekonomiya at para sa future mo. According to my research, mayroong 4 na pangunahing dahilan kung bakit hindi nag-invest ang karamihan ng mga Pilipino. Number 1 is lack of knowledge or kulang tayo sa kaalaman. Hindi natin alam na ang stock market ay hindi lang para sa mga mayayaman. Yung pangkaraniwang tao na katulad natin na sumasahod lang ng minimum o ng above minimum ay pwede rin magsimulang mag-invest sa stock market. Kaya gusto kong mag-provide or mag-share sa inyo ng natutunan ko sa stock market para magkaroon kayo ng awareness. Number 2, risk. Pero risky lang naman siya pag hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Kaya, bago sa inyo, find time to study it and you will see the full potential ng stock market sa future mo. At number 3, lagi nating sinasabi, wala akong pera, lack of money. Pag-usapang investment, wala akong pera. Pero pagbibili ng mahaling gadget, sa inuman, may panggastos ka. Pero sa future mo, wala akong pera. Di ba pag gusto mo, may para? Kaya huwag na huwag niyo sasabihin, wala kang pera. Meron. Hindi mo lang ina-allocate ng maayos yung pera mo. Yun yung totoo. At isa pang katotohanan, you spend more than what you earn. Tama o tama? And number 4, we lack of initiative. Dito pumapasok pa rin yung number 2, which is fear. Takot tayong magsimula. Kasi takot tayo baka masunog yung pera natin. Or yung tinatawag din natin manana hobby. Bukas na lang. You have to secure your future. And the right time to do that is now. Hindi bukas. Ngayon na. So paano ba magsimula sa stock market? Balikan natin yung palengke analogy. Di ba pag gusto mong bumili ng gulay, prutas, kailangan mong pumunta doon sa palengke? Pero sa panahon ngayon, gamit ang iyong cellphones, laptop, o kahit ano pang gadget, pwede ka nang bumili through online shopping. Di ba? Dami ng online shopping ngayon. Yung Time Shopee, Lazada. Pero bago ka maka-order using this platform, di ba dapat mag-register ka muna? So, ganun din sa stock market. Meron na rin silang online broker na tinatawag. Ito naman yung ginagamit natin para makabili ng stocks sa mga companies na gaya ng Jollibee, Ayala, SM, at marami pang iba. Sa ngayon, ang ginagamit kong broker ay COL Financial at saka AAA Equities. On the other hand, since si Miojo ay mayroong Metrobank account,
Ang ginagamit niyang broker is MetroSec Online. So in our future videos, papakita namin sa inyo kung paano kami nag-register sa aming mga broker accounts. Magkano nga ba ang kailangang capital para makapag-open ng account sa stock market? Paano kung sasabihin ko sa inyo na sa halagang 1,000, pwede ka na mag-open ng account? Yes, you heard me right. Just 1,000 pesos, pwede ka nang mag-open ng iyong broker account sa COL Financial. Dati, 5,000 yan. At dating-dati pa is 25,000 yan. So bakit nila binabaan ng binabaan? Kasi mas gusto nilang mas maraming Filipino ang mag-invest sa stock market. Kaya ginawa nila ito mas affordable sa mga common Pilipino na kagaya natin. Nakagaya mo. Nakagaya ng ibang tao na minimum lang ang sinasahod. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-start ka na! By the way guys, walang ibabayad sa akin yung mga broker na nabanggit ko kapag nag-register kayo. Ginagawa ko lang talaga to para bigyan kayo ng self-awareness at para tulungan yung mga kapwa ko Pilipino na nag-aasam mag-invest pero hindi alam kung paano. Kaya't laging tandaan, hindi si Lord ang dahilan kung nasaan ka ngayon. Ito ay resulta lang ng mga desisyon mo noon. Kaya't planuhin mabuti ang desisyon mo ngayon para di mo pagsisihan pagdating ng panahon. That's all for today guys. At sana may napulot kayo. At kung nagustuhan niyo yung video na to, please don't forget to subscribe. Click the like button. And comment below kung may mga tanong kayo. And click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa namin mga video. Thank you for watching! We'll be right back.